Hello guys, what's up? And this is Apptalkph. And for today's video, I will show you kung ano ang dapat nating gawin kung ang status ng ating account sa Gcash ay verifying pa din after 7 days mula noong nag-submit tayo ng application for fully verification kay Gcash. So open po natin ang ating Gcash account or Gcash application. So yun guys, dahil ang status ng inyong Gcash ay still verifying pa din after nyo mag-submit ng application kay Gcash, ngayon ay magsasubmit po tayo ng ticket. Okay? So punta po tayo dito sa ating profile. And then click po natin itong help. So makikita nyo dito itong submit a ticket. So pindutin po natin ito. So dito guys, lagay lang po natin ang ating email address na verified po ni Gcash. And then ang ating registered full name kay Gcash. At dito naman sa mobile number ay yung Gcash number po natin, okay? So dito naman guys sa concern category, piliin lang po natin itong account verification. I have an existing application. My account is still in verifying or we're verifying your account. And then dito naman sa ID submitted for verification, ay piliin lamang po natin ang ating ginamit na ID nung tayo po ay nag-apply ng verification kay Gcash. And then dito naman guys, ay lagay po natin kung kailan po tayo nag-apply ng verification kay Gcash. So dapat ay lagpas po ng 1 week or 7 days mula noong nag-submit po tayo ng application kay Gcash. So, huwag kayong magsasubmit ng ticket guys kung wala pa pong 7 days mula noong nag-apply kayo ng fully verification kay Gcash. So, dito naman guys sa concern. So, lagay lang po natin. Hello Gcash, I already submitted my application for fully verification but my account is still verifying. Please help me to get verified and then thank you. At dito naman sa may attachment ay maaari po tayong mag-add ng files like picture ng ating ID na sinabit po natin noong nag-apply po tayo ng Gcash verification. At maaari din po tayong mag-add ng screenshot ng ating profile sa Gcash na nakalagay we're verifying your Gcash account. Okay? At pagkatapos naman po natin mag-add ng files dito sa may attachments, ay click po natin itong submit.